Ito nga pala guys, ang akong ginagamit na burger patty, Almar. Alam niyo guys, yung burger patty Jollibee na burger. So, yun guys, ito siya. And guys, ito yung aking buns. Ang buns na to ay only 20 pesos. Guys, ito pala yung cheese na linalagay ko. Ito ay big time. Yan siya guys, so ganito yung itsura ng cheese pag walang... So yun guys, ito na lahat ang ating kailangan sa ating pagbaburger. And then, may brand siya, kaya lang hindi siya yung kilala. Pero masarap siya. Good morning guys! Welcome to my channel! Welcome back. So yun guys, ang pang vlog 4 natin ay ang aking ano, mga binibenta ko pa sa aking food cart ay ang burger, cheeseburger. So yun guys, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga ginagamit ko sa paggawa ng aking burger at cheeseburger. Bali, pati pagluto. Ipapakita ko sa inyo guys. Ito yung patok na patok. Ginawa ko siyang buy one take one. Cheeseburger, buy one take one. Burger, buy one take one. Para mabilis siya guys. Kasi ito na yung uso ngayon eh. Alam mo na, sa panahon ngayon, yung mga tao gusto nila yung nakakamura, pero masarap. Sure naman na masarap yung burger ko guys, kasi talagang marami naman ang bumibili. Kaya very thankful po ako sa mga bumibili at kay Jesus, kasi yun, tinatangkinik ang aking burger. So yun guys, ito na, ipapakita ko sa inyo. Ito nga pala guys, ang aking ginagamit na burger patty, Almar. Alam niyo guys, yung burger patty na to, pag niluluto, ang bango-bango niya. Tsaka yung lasa, masarap siya. Para siyang, para siyang Jollibee burger. So, yun guys, ito siya. Bali, tinatarya-tarya ko na siyang ganyan guys. Pinaghihwalay-hwalay ko na baga, kasi para pag may bumili, madali ko na siyang maisasalang sa ating griddle. Dito ko siya linalagay guys, para yan, tapos ilalagay natin sa freezer para tumigas siya, kasi mas magandang matigas. And guys, ito yung aking buns. Ang buns na to ay only 20 pesos at masarap siya. Ayan, talagang burger talaga ang buns natin, at bagay siya sa ating burger patty. And guys, ito pala yung cheese na linalagay ko. Ito ay big time negosyo slice cheese. Masarap siya, lalo na pag mini melt. Masarap sa burger yung melted yung cheese. At 24 pieces siya guys. Yan. Nabibili lang siya sa ating palengke guys. Lahat naman ng aking ingredients ito sa pagbaburger ay nasa palengke lang guys. At mura lang, pang negosyo talaga siya. At yun, pwede na siyang i-buy one take one. At yan siya guys, so ganito yung itsura ng cheese pag walang balot. Dinalagay ko na rin siya sa isang container para pag may bumili, ready na rin siyang kunin. Bago ako mag-start ng tinday, naayos ko na mga gagamitin ko pang burger. So yun guys, ito na lahat ang ating kailangan sa ating pagbaburger. And ito yung ketchup. Sa palengke lang din guys to, pero kahit hindi siya branded. May brand siya, kaya lang hindi siya yung kilala. Pero masarap siya, pati itong ating budget burger dressing. Hindi siya yung mamamahalin, pero masarap din. Bagay na bagay pang negosyo. Dito, linalagay ko na siya sa ating dispenser para pag ilalagay ko na siya sa buns, ay hindi na tayo mahihirapan. Kung gusto nila ng cheese, guys, pwede na, ayan, lalagyan na natin ng cheese habang linuluto ang burger patty. Kaso, burger lang pong order, kaya ito, burger lang ang aking naipademo. So, yun guys, toto na ang ating burger. Yum, burger. Next na natin guys, ilalagay na natin sa ating wrapper, sa ating burger wrapper, ang ating natapos na hamburger. And iikot po natin guys, dapat hawakan natin mabuti at baka tumalsik. And yan guys, ito na ang finished product na ating hamburger. Thank you.
So yun guys, tapos na. At ganoon na kasimple ang luto ng burger patty. And kung bago ka man sa akin channel, please subscribe my channel and click the notification bell para maging update ka po sa aking mga vlog and sa aking mga i-share. Bye-bye. Keep safe.